sa mapagpalang araw muli mga bata. Narito muli tayo sa ating asignaturang Agham 3 o Science 3. Nasa unang quarter tayo, ikatlong linggo, ikatlong araw ng ating pag-aaral. Handa na ba kayo mga bata? Pag-aaralan natin ang tungkol sa aralin 4, mga pagbabagong nagaganap sa mga bagay. At ang tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa pagbabago ng mga bagay, bago at pagkatapos na manatili sa sili. Ngunit bago tayo magtungo sa ating aralin, ano ba ang ating napag-aralan kahapon mga bata? Tama kayo mga bata, nalaman natin na ang liquid, kapag nainitan, ito ay nagiging singaw o yung tinatawag natin sa Ingles na water vapor. Maari itong kumonte o kaya ay mawala. Napag-aralan din natin ang tungkol sa alcohol at acetone na kung saan ito ay nag-evaporate din. Naiintindihan na ba mga bata? Isulat kung tama kung ang pinahayag ng pangungusap ay tama tungkol sa pagbabago ng nagaganap sa liquid patungo sa gas. At mali naman kung ang pinapahayag nito ay mali. Unang katanungan, ang tubig na pinakukuluan ay nagiging singaw o yung tinatawag nating water vapor. Isip-isip mga bata, magaling. Ito ay tama. Ang sublimation ay proseso kung saan ang liquid ay nagiging gas. Magaling mga bata, ito ay mali. Ang acetone at alcohol na naiwang nakabukas, ang sarahan ay maaaring maubos o kumunti ang laman ng mga ito. Magaling. Tama. Pang-apat na katanungan, ang liquid ay nagiging singaw kapag ang temperatura ay mababaw, mataas. Magaling, ito ay tama. Ang panglima, ang liquid ay nagiging singaw kapag mababa ang temperatura. Magaling, ito ay mali. Naintindihan na mga bata na ang proseso ng pagiging liquid at gas ay evaporation. Ang liquid ay nagiging singaw kapag ito ay mataas ang temperatura o mainit. Hindi ito nagiging singaw o water vapor kapag mababa ang temperatura o malamig. Naintindihan na ba mga bata? Ang liquid o likido ay nagbabago ng anyo mga bata at ito ay nagiging gas o singaw. Ito ay nangyayari kapag ito ay nainitan, sinasanang sa apoy, o nagbabago ang temperatura. Gaya ng halimbawa na ito mga bata, ang liquid kapag isinalang sa apoy o pinainitan sa mataas na temperatura, ito ay magiging gas. At ang tawag sa proseso na ito ay evaporation. Naintindihan niyo na ba mga bata? Dahil alam na natin ang mga bagay o liquid na kapag ito ay naiinitan ay nagiging gas dahil sa evaporation, kunin na ninyo ang inyong learning packets mga bata at ilagay ito sa pahina ng Agham 3. Ilagay ito sa pahina 24 o 24
at ihanda na rin ang ating mga kagamitan dahil tayo na itutungo sa ating experiment time. Handa na ba kayo mga bata? Layunin natin ng experiment ang nabibigyan ng operasyonal na kahulugan at natutukoy ang mga pagbabagong nagaganap sa mga bagay o materyales. Mga kagamitan, alcohol, pamamaraan, gawain A. Una, maglagay ng alcohol sa iyong palad. Paalala mga bata, huwag gawing laruan ang alcohol na gagamitin. Naintindihan ba? Pangalawang pamamaraan, obserbahan ang alcohol na nilagay sa palad. Panutob B, basahin at unawain ang kwentong saan napunta ang tubig. Naintindihan na ba mga bata? Saan napunta ang tubig ni Richard B. Diacono? Sabado ng umaga, walang pasok si Nena. Tumutulong siya sa mga gawaing bahay tulad ng pagliligpit ng kanilang higaan at paglilinis. Tuwang-tuwa ang mga magulang niya sa kanya dahil sa kanyang kasipagan. Nang siya ay nagwawali sa kanilang bakuran habang abala naman sa paglalaba ang kanyang ina, may biglang pumasok na tanong sa kanyang isipan. Hindi siya mapakali sa ginagawa ng kanyang ina, kaya nilapitan niya ito at biglang tinanong. Inay, ano po ba ang ginagawa mo? Bakit tutok na tutok kayo sa gawain na iyan? Tanong niya sa ina. Ito, kinukuskus ng mabuti ang mga dumi sa mga damit ninyo, Nena. Nang sa gayoy, luminis at maisampay ko kaagad. Sagot naman ni Aling Nena sa matanong na anak. Bakit naman po kailangang isampay pa ang mga iyan, inay? May mahalaga bang naidudulot ang pagsasampay? Tanong ulit ng anak. Mayroon, anak, para matuyo at ang mga ito at maisuot ninyo muli. Paliwanag ng ina sa anak. Talaga po, matutuyo, inay? Paano po nangyayari iyon? Tanong ulit ng anak sa ina. Dahil iyan sa sikat ng araw at ihip ng hangin, kung saan ang tubig sa mga damit ay nagiging singaw. Pagkalipas ng ilang oras ay tuyo na ang mga ito. Patuloy na paliwanag ng ina sa anak. Saan naman po manapupunta ang tubig? Walang sawang tanong ni Nena. Dahil sa sikat ng araw at ihip ng hangin, ang tubig sa mga damit ay nagiging singaw at ito ay pumupunta sa kalawakan at nagiging ulap. Sagot nito sa tanong ng anak. Iyon pala po ba yun, inay? Ngayon alam ko na kung bakit natutuyo ang mga damit. Maraming salamat po sa dagdag na kaalaman. Pasasalamat ni Nena sa mga paliwanag ng ina. Sige po, tapusin ko na ang pagwawalis ko. Panguling salita ni Nena. Walang anuman anak, sige. At para matatapos ko na rin itong paglalaba ko. Bumalik si Nena sa kanyang ginagawa na may saya sa mukha dahil sa dagdag na kalaman na natutunan mula sa kanyang ina. Sagutin ang mga gabay na mga tanong. Unang bilang, ano ang pinag-uusapan sa kwento? Pangalawa, sino-sino ang mga tauhan na nabanggit sa kwento? Pangatlo, ano ang ginawa ni Nena habang naglalaba ang kanyang inay? Pang-apat, bakit hindi siya mapakali habang nagwawalis sa bakuran? Pang-lima, paano natuyo ang mga damit? At pang-anim, ano ang nangyari sa tubig na nasa basang damit?
paglalahat, huna nang nawawalan salita upang mabuo ang pinapahayag ng pangungusap. Natutunan ko na ang liquid o likido kapag tumataas ang temperatura o habang naiinitan nito ay blank. Paglalapat. Dahil bawal lumabas, nagpasya ang iyong ate na linisin ang kanyang sariling buo. Isa sa kanyang kagamitan ay ang aseton. Habang siya ay naglilinis ng kanyang kuko, nakalimutan niyang takpan ang aseton at ito ay natuyo. Sa iyong palagay, ano ang posibleng dahilan bakit natuyo ang aseton? Ilagay ang inyong kasagutan sa patlang. Magaling mga bata! Pagtataya. Basahin ang mga sumusunod na pangungusap. Isulat ang salitang yehey kung wasto ang sagot at nyay naman kung hindi wasto. Unang bilang, ang mga bagay sa paligid tulad ng liquid o likido ay hindi nagbabago ng anyo. Pangalawang katanungan, mabilis na matuyo ang alcohol at aseton kapag ito ay naiinitan. Pangatlong katanungan, dahil sa pagbabago ng temperatura, ang liquid ay maaring maging gas. Pang-apat na katanungan, ilang araw ang aabutin upang matuyo ang alcohol o aseton sa isang silid? Panglimang katanungan, ang liquid na nagiging gas ay tinatawag na singaw. Diyan nagtatapos ang ating aralin tungkol sa liquid na nagiging gas na tinatawag nating evaporation. Maraming salamat mga bata sa iyong pakikinig. Hanggang sa muling aralin at experiment!